Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa sunog kung saan sumiklab ang isang sunog sa bahagi ng Philippine General Hospital o PGH sa Maynila ngayong hapon lamang po na naging dahilan para pansamantalang ilikas ang mga pasyente. Live mula sa Maynila, nagpapatrol Adrian Ayalin. Kamusta na ngayon ang PGH, Adrian? O kabayan, sandali lamang yung sunog na sumiklab mula sa loob ng compound ng Philippine General Hospital, pero maraming pasyente yung nahirapan. Bandang alas 3 ng hapon nang makita natin yung usok na lumalabas mula sa likuran nitong gusali sa likuran ko, itong cancer ward. Nung una ay puting usok lamang yung nakikita natin, pero naging maitim na usok na yung lumalabas mula doon sa likuran ng cancer ward. Agad namang nagsidatingan yung mga truck ng bumpero para apulahin ang apoy. At maya-maya pa ay nakita na rin natin na nagsisilabasan na yung mga pasyente mula sa cancer ward na nasa gitna ng kanilang mga chemotherapy session, at yung iba nga ay patapos na at yung iba naman ay pasimula pa lamang. Hindi sa kanila, walang apoy doon sa cancer ward, pero kinailangan nilang ilikas at ilabas sila dito sa Padre Faura dahil nagsimula na ngang malanghap nila yung usok mula sa sunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot hanggang second alarm itong sunog. At ayon naman sa University of the Philippines Manila sa kanilang Facebook post, ay 4 o'clock ay fire under control na, at 4:30 ng hapon naman ay idineklarang fire out. Ayon kay PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario, ay patuloy pa yung kanilang investigasyon sa talagang pinakasanhi ng naganap na sunog. Wala man sinong may-ari. Ano sa inyo? Anong pinasinabi sa inyo? Lumabas po muna kami. Hindi pa po na masyadong nakita yung laki niya. Usok pa lang po. Yung pinakadahilan, iniimbestigahan pa, pero nanggaling yung sunog sa audiovisual room. Kabayan. Kabayan, idiniin ni Dr. Del Rosario na wala namang nasaktan sa sunog, pero yun nga ay maraming mga pasyente yung na-displace, kailangan dalhin muna sa iba-ibang mga lugar within PGH. Mga 180 patients ito, karamihan mula doon sa wards 1, 2, 3, 4, at yung kanilang ilan naman sa mga pasyente ay mula doon sa tinatawag nilang Central Intensive Care Unit o CENICU, at yung kanilang Medical Intensive Care Unit o Medical ICU. Samantala, meron din nga pahayag yung Department of Health na nagpapaalala sa mga ospital na Fire Prevention Month pa rin tayo, kaya talagang dapat ay mag-ingat laban sa sunog. Kabayan? Adrian, yung lanos na lunes ba, ubos yung mga ward na nasunog? Ubos talaga? Kabayan, doon sa litrato na nakita natin na ipinost doon sa Facebook page ng University of the Philippines sa Manila, yung audiovisual room na sinasabi na may mga mesa ay talagang sunog. Pero yung ibang mga lugar kung saan may mga naapektuhang mga pasyente ay hindi naman yun nasunog. Ang nasunog lang yung audiovisual room. Pero yun nga, affected kung saan yung may mga nakahiga, may mga nakakonfine na mga pasyente at kailangan silang dalhin sa ibang lugar. At yun nga, kasi kahit hindi naman apektado, hindi nasunog talaga yung mga ward, ay syempre kailangan pa rin linisin at patuloy pa rin yung investigasyon, kaya hindi pa maibabalik talaga yung mga pasyente sa kanilang mga beds dahil nga patuloy pa rin yung investigasyon ng mga otoridad. Kabayan? Maraming salamat, Adrian Ayalin. Nilinaw ng pamunuan ng PCSO na walang mananaya na naka-jackpot sa loto ng 20 beses sa loob ng isang buwan. Tugon ito ng PCSO sa muling pagkwestiyon ni Senador Rafi Tulfo sa Lotto Operations. Pabor naman ang ilang mananaya na paimbisigan pa ang pagsasagawa ng Lotto game sa bansa. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Matagal nang tumataya sa Lotto si Aling Florencia sa pag-aasam na maka-jackpot. Pero dahil hindi naman siya nananalo, lumiliit na ang kanyang tinataya ngayon. Sa EC2 na lang ako. Dalawang numero nga, mahirap pa makuha, yung anim pa. Kaya laking gulat niya na lang nang mabalita ang may nananalo umano ng paulit-ulit sa isang buwan. Duda rin sa resulta ang mananayang si Chodora.
paimbestigahan niya kung alin ba yung totoo para kami naman mananaya, alam namin. Kasi yung iba halos ayaw na rin tumayak. Ibinulgar ito ni Senate Committee on Games and Amusement Chair na si Rafi Tulfo noong Martes. Sinabi niyang nanggaling mismo sa datos ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang impormasyong ito. Pero nilinaw ni PCSO General Manager Mel Robles, wala pang taong naka-jackpot sa loto ng maraming beses sa iisang buwan. Ani Robles, maaaring itong taong ito ay napakiusapan lang na i-claim ang premyo ng mga nanalo sa tinaguriang low-tier o digit games tulad ng 2D, 3D at 4D. Dagdag niya, hindi rin ibig sabihin na pag maraming claim ang isang tao, ay nanalo rin siya ng maraming beses. The claimant is not necessarily the winner. Kasi nakita rin namin yung agent pinapasabay sa kanya ng mga bettors na suki niya na nanalo. Uy, paki-claim naman. Anyway, you go to the branch office once a week at least to get your bet slip and your thermal paper. Meron kaming real people who will say that. May posibleng eksplanasyon din kung bakit pare-parehas ang halaga ng premyong kinukubra. Because there is a limit to the voucher na pwedeng i-release. So, pag na-limit yun, kunyari marami ka ng claim, o di limited ka sa isang voucher up to 225,000, sabi nga niya, o di you'll be limited to that. Bukas naman anya ang PCSO sa investigasyon kung may duda ang publiko. Sinabi naman ni Senador Tulfo na marami pang isisiwalat na impormasyon sa susunod na pagdinig ng komite na nakatakda sa Lunes, Marso 18. Noong Pebrero, nagkaroon din ng issue sa PCSO nang pumalya ang kanilang makinang pambola para sa 3-digit lotto draw. Ani Tulfo, nagdudulot ito ng kawalan ng tiwala sa ahensya. Sa lotohang ito sa Quezon City, aminado ang teller na kumonti na ang mga tumataya sa kanila simula ng paimbestigahan ni Senator Rafi Tulfo ang lotto operations ng PCSO. Sabi ni Myla, kung dati ay umaabot ng mga 40,000 pesos ang taya kada araw, ngayon ay nasa 25,000 pesos na lang. Parang nag-aalangan yung mga tao na tumaya kasi parang hindi daw totoo na may nanalo talaga. Yung parang nagkataon lang na ikaw ang utusan palagi, ikaw yung parang hindi yun totoo. Sagot naman ni Robles, wala pa silang nakikitang pagbaba sa bentahan ng lotto tickets. Andrea Tagines, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, napag-usapan ang issue ng agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea sa naging pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pinuno ng gobyerno ng Germany na si Chancellor Olaf Scholz. At live mula Berlin, Germany, nagpapatrol Joyce Balancho. Joyce, kamusta ang naging pulong ng dalawang leader? Karen, sinigundahan nga ng gobyerno ng Germany ang posisyon ng Pilipinas na dapat lahat ng mga bansa ay sumusunod sa international law. Ito'y sa harap nga ng mga agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Ich hab's eben schon gesagt. Respect for international law is of the greatest importance for us, and the same is true for the laws, international law that govern international navigation. We have the UN Convention on the Law of the Seas. We've got an arbitral tribunal. Nakahanap ng isa pang kakampi ang Pilipinas o sa pinaagresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Sa naging joint press conference sa Berlin, Germany, sinang-ayunan ni German Chancellor Olaf Scholz ang paninindigan ni Pangulo Marcos sa issue sa China. I believe it to be very important that each and everyone adheres to the legislation in place. We've talked about this today, as I said, and I made it clear that we support the Philippines in ensuring that the rights are being protected. German Foreign Minister. Sinagot din ni Pangulo Marcos ang tanong sa kung paano tinitignan ng Pilipinas ang ilang panukala ng China hinggil sa issue sa South China Sea. We have not rejected any proposals that China has made to us. But the premise is something that we question. And with that premise that China has made is that their territory follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines.
Bago pa dumating sa Germany si Pangulo Marcos, napirmahan na niyang isang joint declaration of intent para palakasin ang maritime cooperation ng dalawang bansa. It has to be recognized that the South China Sea handles 60% of the trade of the entire world. So it's not solely the interest of the Philippines or of ASEAN or of Indo-Pacific region, but the entire world. And that's why it is all in all our interest to keep it as a safe passage for all international commerce that that goes on in the South China Sea. Thank you. Samantala, nakakuha na naman ng Pilipinas na investment deal sa mga kumpanya sa Germany na nagkakahalaga ng halos 4 na bilyon dolyar o katumbas ng 220 billion pesos. Mula ito sa walong dokumentong napirmahan sa Philippine-German Business Forum. The establishment of the Maharlika Investment Fund, the Philippines Sovereign Wealth Fund, underscores our dedication to financing priority projects and driving socio-economic impact. Nakipagpulong din si Pangulo Marcos sa iba't ibang kumpanya para sa posibleng dagdag trabaho pagdating sa larangan ng healthcare technology, green manufacturing at renewable energy. Tinatayang nasa 36,000 ang bilang ng mga Pilipino na nasa Germany at binisita sila ng Pangulo Martes ng gabi. Aabot ang remittances ng mga OFWs sa $33.5 billion noong nakaraang taon. Your presence in host countries fosters, hindi lamang dito sa Germany, kundi lahat ng ating mga kababayang nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. It strengthens the bonds between our two nations. It enriches the global community. Kasabay naman ang programa na ito, nagdaos ng protesta sa labas ng venue ang ilang Pilipinong tutol sa pagbisita ni Pangulo Marcos sa Germany. Karen, ngayong Miyerkules nga ang huling araw ng working visit ni Pangulo Marcos dito sa Berlin, Germany. Inaasahan natin maya-maya lamang haharap siya sa Philippine Media Delegation para sa isang press conference. Kasunod niyan, dilipad ang Pangulo papuntang Czech Republic para naman sa state visit. Karen. Maraming salamat, Joyce Balancho. Kinumpirma po ng PhilHealth na isasali sa libreng serbisyo ang mammogram at ultrasound sa mga susunod na buwan para sa mga miyembrong mangangailangan nito. Natuwa naman ang mga grupong sumusuporta sa mga breast cancer patients. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Dating rider si Marlene pero noong 2020, sa edad na 40, na-diagnose siyang may breast cancer. Maayos na ang pangangatawan ni Marlene matapos sumailalim sa chemo treatment pero kailangan pa rin niyang magpamamogram at ultrasound. Ang payo ni Marlene sa mga kapwa babae, mas maiging magpamamogram ng maaga kapag may nakapang bukol sa dibdib. Totoo naman po yun, nakakatakot. Kahit ako, ganun po ang naramdaman ko kasi uunahin mo, magpapagamot ka, saan ka kukuha ng pera? Mas maganda na mag-aga pa, magamot na po siya, ma-detect na po siya. Ang good news sa maraming kababaihan, isasali na ng PhilHealth sa mga libreng serbisyo ang mammogram at ultrasound. Pinaplansya na ang magiging patakaran pero hindi pa sigurado kung ililibre rin ang mga procedure na ito kung sa private hospital gagawin. Kapag ka sa private clinics, possibly may counting co-payment. Pero ang mahalaga dito ay na-regulate natin yung co-payment at predictable no, sa side ng pasyente. So the patient will always have that option to go to the public facility to avail of mammogram and ultrasound for free. Para kay Marlene, magandang balita ito sa lahat ng mga kababaihan. Kung i-cover po siya ng PhilHealth, hindi na namin kailangan lumipat-lipat ng ibang ospital na kung ano yung meron doon at maghagilap kami ng guarantee letter para pambayad sa panibagong ospital. Iisang ospital na lang po kami mapupunta. Malaking pasalamat ng mga support groups ng cancer patients sa gobyerno. Pero may pakiusap din sila. Sana dalian at huwag nang pahirapan ang mga magbebenepisyo sa libreng mammogram at ultrasound. Sa ngayon, ang presyo ng mammogram nasa 2,000 pesos ang pinakamababa, halos 5,000 sa pribadong ospital. Ang ultrasound nasa 600 hanggang halos 4,000 pesos. Sana po may maayos na implementation.
especially in the delivery of this package. Sana po hindi na mahirapan yung mga pasyente yung ease of implementation na nasa isang lugar na lang sana siya, sa isang hospital na lang sana siya i-avail ng pasyente, hindi na magpapalipat. Sagot ng PhilHealth, ilalatag na ang patakaran sa lalong madaling panahon. Ang atin lamang pong hinihingi sa mga kababayan natin ay hanapin na nila itong mga package providers na ito ng konsulta, umili na sila at magparehistro na po sila doon. Kasi pag nakarehistro na sila sa isang konsulta package provider, ang dali na lang nung availment. Sa Pilipinas, breast cancer ang may pinakamaraming kaso ng cancer kung saan mahigit 33,000 ang naitalang pasyente noong 2022. Sa bilang na yan, halos 12,000 ang namatay. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Nagbabala ang otoridad laban sa mga travel scam na inaasahang dadami pa ngayong summer at Holy Week. Gaya na lamang nang nangyari sa isang lalaki na balak ipasyal ang pamilya sa Hong Kong. Sa halip, natangayan ng halos 100,000 piso ng isang Peking travel agency. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Biyahing Hong Kong sina Bob at ang pamilya niya ngayong Holy Week. Pero imbis na mag-enjoy, nawalan siya ng 90,000 pesos bago pa man makaalis ng bansa. Nakakita siya ng murang travel package online na nagkakahalaga ng halos 200,000 pesos kasama na hotel, airfare at pati Disneyland. Nakipag-chat siya sa travel agency na nagpadala pa ng ID at business permit. Inabisuhan siyang magbayad agad ng down payment dahil paubusan na umano ang flights. Nagpadala siya ng paunang 50,000 piso at 40,000 piso noong sumunod na araw. Pero lumipas isang araw, dalawang araw, nagpa-follow up pa rin ako. Ilang araw na, mag-selling ko, follow up pa rin ako. So, tataka na ako. Ayun, blinak ako sa messenger. Blinak na ako. Tinanong ni Bob ang mall kung saan naka-address ang travel agency, pero ayon dito, wala sila ganong tenant. Napag-alaman na hindi totoong travel agency ang nakausap niya. Feeling na na-violate yung ano mo. Yung, at saka yung trust ba? Kakaroon ka tuloy ng trust issues. Ingat lang sa lahat ng gustong bumiyahe ngayong summer. Kaya napapanahon ang paalala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, lalo't inaasahan ang pagdami ng mga travel scam ngayong Semana Santa at sa darating na summer break. Diyan nag-uumpisa yung pagiging biktima, yung hindi natin iniisip yung ating safety, personal safety. Basta lang makabiyahe, makabook na, makachat na at makahanap ng mura, akala nila yun na yun. Naglabas ng 14 travel scams na dapat iwasan ang Scam Watch Pilipinas gaya ng Peking accommodation, Wi-Fi sa mga terminal na pwedeng mahack, too good to be true na murang packages, Peking travel agents, hidden CCTV sa mga hotel, Peking taxi at iba pa. Pagpunta mo doon, wala kang booking. Nangyari to lately doon sa isang babae na nagpunta sa Boracay, nagbayad ng 105,000 pesos para sa pamilya niya. Pero nagpunta siya doon, walang booking na nangyari. Nire-recognize po natin na napakarami pong scam at araw-araw po meron po tayong natatanggap. Wala pa po dyan yung mga ibang mga high-tech katulad ng pagdating dito ng AI. Mismong si Transportation Assistant Secretary Hector Villacorta na biktima rin ng scam matapos makatanggap ng isang text message. Pwede pahingi ng email at phone number at ia-add ko kayo sa aking new Yahoo address. Ibinigay ang number ko at email at ayon, lumipad ang 50,000 ng aking kamag-anak sa Amerika. Ayon sa CICC, laging magduda sa mga natatanggap na mensahe at mga murang offer online. Kung nakaranas ng travel scam, maaari itong i-report sa kanila. At para sa mga biyahero, pwede ring mag-report sa DOTR Commuter Hotline. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Nakauwi na ng Pilipinas si pop royalty Sara Jeronimo matapos gawaran ng Global Force Award sa Billboard's Women in Music
sa Los Angeles, California nitong March 7. Kasamang dumating ni Sarah ang kanyang mister na si Mateo Gudicelli na all out din ang naging suporta ng tanggapin ng singer ang parangal sa LA. Gumawa ng kasaysayan si Sarah bilang kauna-unahang Pinay artist na tumanggap ng award sa Billboard's Women in Music. Sa talumpati sa awarding ceremony, nagpasalamat si Sarah sa pagkilala at paghahatid sa musikang Pinoy sa global stage. Viral ngayon ang mga video ng isang resort sa Bohol na nasa paanan mismo ng Chocolate Hills. At usap-usapan sa social media kung paano napayagan ang pagtatayo ng istruktura sa isang UNESCO World Heritage Site. Live mula sa Bohol, nagpapanood si Rafael Busano. Rafi, ano ngayon ang paliwanag ng mayor ng lokal na pamahalaan at ng DNR tungkol sa naturang resort? Kabayan, iisa ang sinasabi ng Department of Environment and Natural Resources at ng lokal na pamahalaan ng Sagbayan. Nag-ooperate ng walang Environment Compliance Certificate o ECC ang resort na Captain Speak. Viral ngayon sa social media ang mga video ng isang resort na makikitang nasa paanan ng tatlong Chocolate Hills na bahagi ng Sagbayan, Bohol. Ito ang Captain Speak Resort na kompleto sa swimming pool, water slides at mga cottage. Hindi naman ito nakalampas sa mapanuring mata ng mga netizen na sinabing nakasisira ito sa magandang tanawin ng Chocolate Hills na itinuturing na isang National Geological Monument and Protected Area sa bisa ng Proclamation 1037. Layo ng proklamasyon na pangalagaan at protektahan ang biodiversity at environmental integrity ng Chocolate Hills. Paliwanag ng DNR kung may titulo ang lupa sa paligid ng Chocolate Hills bago pa man ang Proclamation 1037, gagalangin ang karapatan at interes ng landowner. Yun nga lang, pwede pa rin magpatupad ng restriction o regulasyon sa paggamit ng lupa na sakop ng protected area kahit pa pribado ang ari-arian. Or are private owners really allowed to put up structures like swimming pools, mga water slides, doon po sa paligid ng Chocolate Hills? That I cannot answer that question, sir, no? Maliban doon yung nag-a-apply yung Captain Speak sa Protected Area Management Board at nagbibigay naman ng clearance resolution yung PAMBI advising the Captain Speak owner to apply for ECC, and that is what they are now trying to comply with. Pero hindi ba dapat, sir, bago na itayo yung mga structures, kompleto na rin sila sa requirements? Supposedly. Sa pahayag ng DNR, Setyembre pa noong nakaraang taon nang mag-issue sila ng temporary closure order para sa resort. Enero naman ngayong taon, nag-issue rin ng notice of violation ng kagawaran dahil sa pag-ooperate ng Captain Speak nang walang ECC. Pero ayon sa Sagbayan LGU, nananatiling operational ang resort. They resumed their operation after the lifting of COVID-19, sir. Sa panayam naman sa Teleradyo Serbisyo, nanawagan si Attorney Jamie Villamor, ang chairperson ng Committee on Natural Resources and Environmental Protection ng Sangguniang Pandalawigan ng Bohol, na rebisahin ang ilan sa mga anyay malabong patakaran ng DNR sa pag-develop ng mga protected area. In this case, pwede lang na 20% of the area from the baseline to the tip of the hill lang daw yung pwede po nilang galawin for development. 20% is relative, 20% is subjective. Kung mataas ang hill, mataas din yung nagagamit po natin doon sa area. We strongly advise PAMBI to revise that guideline. We want na doon mismo sa area na yon, hindi po siya dapat na may development. Si Senador Nancy Binay naman, na chairperson ng Senate Committee on Tourism, nais pagpaliwanagin ang DNR at lokal na pamahalaan kung paano ito napayagang maitayo. Naghain na siya ng resolusyon para imbestigahan ang pagpapatayo ng mga istruktura sa loob ng protected area. Kabayan, sinabi naman ng Department of Tourism na hindi accredited tourism establishment ang Captain Speak at wala rin itong pending na application para magpa-accredit. Suportado rin ng DOT ang pagpreserba sa Chocolate Hills. Samantala, sa hiwalay na pahayag,
Nanawagan si Bohol Representative Alexi Tutor na idaan sa due process ang pagpapasara at paggiba sa resort. Kung hindi ito gumanaan niya, pwede itong idulog sa korte at papanagutin ng mga opisyal ng gobyerno na pumayag patayuin ang resort. Ngayong araw naman ay naatasan na ang Provincial Environment and Natural Resources Office na bumuo ng team para inspeksyonin ang Captain's Peak Resort at ang pagsunod nito sa closure order. Kabayan. Rafi, alam mo ba kung sino ang may-ari niyan, kung saan ang connection niya? Sa DNR, sa local government, sa Office of the Mayor, o sa Office of the Governor, o sa Office ni Congressman? Oo, kabayan, ito nga rin yung patuloy na inaalam at tinatanong no, doon sa iba-ibang opisyal maging sa DNR. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin namang naibibigay na pangalan o na-identify kung sino talaga yung may-ari. Pero syempre, yun ay malamang sa malamang ay lulutang din sa mga susunod na araw. Kasunod nga nung sunod-sunod na order, closure order at yung notice of violation. Dahil inaasahan talaga na magpapakita yung owner no, para sagutin na rin yung mga katanungan. Hindi lang natin mga media, kundi lalong higit yung mga netizens na pumupuna sa pagpapatayo ng resort sa UNESCO World Heritage Site. Kabayan. Ang ibig mo sabihin, Rafi, hindi alam ng Office of the Governor, hindi alam ng Office of the Mayor, hindi alam ng Office ng Congresswoman, at hindi alam ng DNR ang pangalan ng resort. Samantalang 2018 pa raw ay nandiyan na yung resort, ginagawa na. Correct, kabayan. Apat na taon ang sinabi sa atin ng Executive Secretary. Pero inaasahan din no, na baka sa mga susunod na araw ay i-reveal na rin nila yung pangalan ng may-ari at kung paano nga napayagan na itayo itong resort na ito sa isang protected area. Rafi, huwag kalilimutan na due process. Maraming salamat si Rafi Busano mula sa Bohol. Tinututulan po ng isang may bahay ang promotion ng asawa niyang general ng Philippine Army. Ito'y dahil bihira umunong magbigay ng sustento para sa kanila mga anak ang naturang opisyal. Maraming beses din naman siyang sinaktan ng mister na general. Nagpapatrol, Willard Cheng. Kasabay ng pagharap ni Brigadier General Ranulfo Sevilla sa Commission on Appointments, lumantad sa media ang misis niyang si Ginang Tessa Luz Aura Reyes Sevilla kasama ang dalawa nilang anak. Ito'y para ihayag ang pagtutol niya sa promotion para maging ganap na Brigadier General ang kanyang asawa. Nauna rito, naghain na rin siya ng oposisyon sa CA. Kwento ni Mrs. Sevilla, pahirapan kung magbigay ng sustento para sa mga anak ang asawa sa kabila ng utos ng korte. Maraming beses din umano siyang sinaktan ng mister kahit noong nagbubuntis siya at kahit sa harap ng kanilang 12 anyos na anak. That kind of person na nang-o-oppress ng tao, lalo na ng mga kababaihan, ng mga nanay ng mga naging anak niya, ng mga batang inosente, hindi niya deserve ma-promote. No amount of sorry, no amount of money will make me back down. Dati nang naghain si Mrs. Sevilla ng reklamong violence against women and children laban sa asawa, pero na-dismiss ito. Dismayado rin anya siya sa AFP na hindi umano umaksyon sa mga reklamo niya. Hindi mo deserve. Hindi mo deserve na purihin ng publiko dahil mapagpanggap ka. Sa ibang tao ang bait-bait mo, pero sa sarili mong pamilya malupit ka. Sa isang closed-door executive session, tinalakay ng Commission on Appointments ang oposisyon ni Mrs. Sevilla sa promotion ng asawa. Nagpa siya rin ang National Defense Committee ng komisyon na ipagpaliban ang promotion ni Sevilla. Inaprubahan naman ang promotion ng siyam na iba pang opisyal ng AFP. Ayon kay Senate President Juan Miguel Subiri, dapat magsumite muna si General Sevilla ng notarized affidavit na nangangakong magbibigay ng sustento sa mga anak. You may do the best, always present for work, napakasipag, napakagaling. Pero pagdating po sa character, yung moral background of the individual, binabantayan din namin yan dito sa Commission on Appointments. Nagpasalamat si Mrs. Sevilla sa aksyon ng CA. Tumanggi namang magbigay ng pahayag sa media si General Sevilla. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Army na si Colonel Louis De Maala, hindi nila kinukonsinti ang karahasan laban sa kababaihan.
at isinasaalang-alang nila ang kapakanan ng mga sundalo at mga dependent nila. Ipinatutupad din anya ng Philippine Army ang mga pulisiya at batas para matiyak ang kaligtasan at hustisya para sa kababaihan. Hindi na nagbigay ng dagdag na komento ang Army dahil may isa pang kasong dinidinig sa korte sa pagitan ng mag-asawa. Willard Cheng, ABS-CBN News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, hanggang kailan pa itong amihan? Karen, papahina na ang kasalukuyang bugso ng amihan na nagpaulan po kasama ang shear line ang silangang bahagi ng Luzon ngayong araw ng Miyerkules. Hihina ito mula bukas kaya po ang mainit na easterlies ang iral naman sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang sa weekend. Ibig sabihin po ay aasahan natin ang mainit at maalinsangang panahon sa mga susunod na araw. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Webes sa Mindanao po, maghapong mainit at gabi pa, may aasahang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Caraga at Davao Region. Buong araw po mababa ang tsansa ng ulan sa halos buong Kabisayaan, gayon din po sa buong probinsya ng Palawan, kaya makaranas po ng maalinsangang panahon maghapon. Sa Luzon, maghapon pong may ulan sa Calabarzon, lalo sa umaga. At pagsapit ng gabi, meron ding mahihinang ulan sa ilang bahagi ng Pangasinan, Ifugao, Nueva Vizcaya, maging dito po sa Quezon at sa Oriental Mindoro. Tayo po sa Metro Manila, makakaranas pa rin po muli ng pagkulimlim bandang tanghali at hapon, bagamat mababa pa rin ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Sa rainfall at sa forecast po ng pag-asa, aabot sa 41 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o yung mararamdamang init ng katawan dyan sa Cotabato City, at 40 degrees Celsius naman sa Aborlan, Palawan, Katarman, Northern Samar, Katbalogan at sa Iloilo City. At yun po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat ka, pamilya! Hawak na ng abogado ni Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, ang inisyong show cause order ng Senado na humihingi sa kanya ng paliwanag kung bakit hindi siya dapat ipaaresto at ikulong. Samantala, lumahok si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang opisyal ng pamahalaan sa huling araw ng rally para kay Kibuloy. Nagpapatrol, Sherry Ann Torres. Pasado alas 11 na umaga ngayong Miyerkules nang matanggap ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy ang show cause order. May 48 oras ang pastor para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat ipaaresto at iditine sa Senado. Dahil sa pang-isnab sa Senate Committee on Women na nag-iimbestiga sa umano'y human trafficking at pang-abuso ni Kibuloy sa mga babae at menor de edad nilang miyembro. To my mind, pag na-receive ko na yon, okay na yon. No? So as the counsel on record, tatakbo na yung 48 hours. We are deliberating still, no? But definitely we will comply with the show cause order. Definitely all options are open. Firmado ni Senador Risa Ontiveros ang show cause order na aprobado rin ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Ontiveros, nakasalalay ang magiging kapalaran ni Kibuloy sa ibibigay niyang paliwanag. Kung katanggap-tanggap, by some miracle, then tatanggapin ng Senado. Pero kung hindi katanggap-tanggap, and all indications so far would show there's no acceptable reason na hindi siya paapirin dito, then isa sa gawa na yung pag-aresto sa kanya. Umusad ang show cause order matapos mabigo si Senador Robin Padilla na makakuha ng 8 pirma sa kanyang written objection sa contempt ruling ni Ontiveros laban kay Kibuloy. 5 lang sa 14 na miyembro ng Senate Committee on Women ang pumanig sa posisyon ni Padilla na ibasura ang contempt kay Kibuloy. Nagpasalamat naman si Ontiveros sa 8 committee members na nanindigang dapat humarap sa pagdinig si Kibuloy. Kahit bigo, ipinakita pa rin ni Senador Padilla, Christopher Go at Ronald De La Rosa ang solidong suporta kay Kibuloy. Kasama sila kagabi ni na dating Pangulo Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte na nakiisa sa huling araw ng rally para kay Kibuloy sa Liwasang Bonifacio. Hindi tama yun, bilang kaibigan din ni Pastor Kibuloy. Hindi naman natin sinasabi na wala siyang kasalanan sa mga akusasyon na pinaparatang sa kanya, bahala ng korte dyan. Paalala naman ni Ontiveros, gasgas ng dahilan ang pagkakasakit para di uli sumipot sa pagdinig. Well,
hindi ko mapipigilan kung gusto niyang gamitin yung dahilang iyon. Pero again, I don't think it would be an acceptable cause para hindi i-honor at magpakita ng respeto sa Senado. Paratang ng sinagot din ni Ontiveros ang pahayag ni VP Duterte na pamumulitika lang umano ang investigasyon kay Kibuloy. Basahin niya yung resolusyon na aming dinidinig. Ito po ay tungkol sa mga grievous offenses laban sa mga babae at menor de edad sa kamay ni Kibuloy. Sa kabuuang mga problema at pangangailangan ng ating education system na hanggang sa ngayon ay nasa krisis, doon na lang ibaling ni VP ang mga enerhiya niya. Ngayong sarado na ang usapin sa contempt ruling laban dito kay Kibuloy, iintay na lang ng Senado na mapaso yung 48-hour deadline na ibinigay sa kanya. At susunod na dito yung ika-apat na pagdinig ng Senate Committee on Women na sabi ni Senador Ontiveros, posibleng mangyari sa isang linggo. Sherian Torres, ABS-CBN News. Lusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o ang Panukalang Economic Charter Change. Nagpapatrol live mula sa Batas ng Pambansa si RG Cruz. So RG, kamusta ang naging takbo ng debate para sa RBH-7? Henry, tinapos na nga ng Kamara ang debate at nagbutuhan na sa Resolution of Both Houses No. 7 o Panukalang Economic Chacha na magbibigay poder sa Kongreso na magpasa ng batas para baguhin ang mga limitasyon sa pagninegosyo ng mga dayuhan sa larangan ng public utilities, edukasyon at advertising. Suma total, 6 na kongresista ang nag-interpellate o nagtanong para himayin ang RBH-7 sa plenaryo. Wala nang binago ang plenaryo sa RBH-7 pagdaan nito sa ikalawang pagbasa. Muli namang tiniyak ng liderato ng Kamara na hiwalay ang botohan ng Kamara at Senado para aprubahan ang economic chacha. At may paraan umano para pagtugmain ang mga provisyon ng mga resolusyon ng Kamara at Senado tungkol sa botohan. Bago nag-plenaryo na, pag-usapan din sa presscon sa Kamara ang hirit ni dating Pangulong Duterte para sa term extension ng mga nakaupong opisyal ang chacha. Pinaliwanag din kung anong mapapala ng business community kung mapapagbigyan ang economic chacha. Hindi naman na nagtanong si Albayo Representative Edsel Lagman matapos kaking tatapusin rin ngayong gabi ang debate sa divorce bill. Ang nakita ko dito, Mr. Speaker, well, the sponsor can comment, baka sa pagkakataon na hindi talaga mag-cooperate ang Senate, then because you are the bigger house and we have the numbers to approve charter change, then pwedeng maabot yung 3/4 of the whole Congress, kahit na house lang po yung gumalaw. We are not going to approve this without the Senate. The Senate is our partner, is part of the Congress, and therefore they are now hearing it. They will vote on 3/4. We're going to vote on 3/4. Dadaan ba sa bicameral conference committee ang RBH number 7? Halimbawa, may pagkakaibang laman ng House of Representatives at Senate. The way to do this, to be able to have an understanding, is for us to ratify the RBH-6 of the Senate, or for them to approve ours and accept them and ratify them. So there is a way to be able to make our two congresses agree to one particular provision. No need for a conference committee. In-insure ko doon sa mga sponsors ng bill na kung economic provision lang ba talaga o yung tatlong provision lang na nasa RBH-7. Kasi we have a experience talaga na dinadagdagan yan at the bicameral committee at saka doon sa pag nasa president's office. We have never discussed a single thing about anything na political, extension of terms, anything political, wala po na pag-usapan. After consulting with the leadership of the House, I will desist from making my interpellation, but on the condition that the divorce bill will be called for further interpellation.
Dahil nga sa nangyaring botohan ngayong gabi ay hinug na para aprubahan sa third and final reading sa susunod na linggo ang resolution of both houses number 7. Doon kailangan ang 3/4 vote ng mahigit 300 kongresista. Samantala, pagkatapos namang lumusot ng RBH 7 sa ikalawang pagbasa ay lumusot na rin sa ikalawang pagbasa pa rin ang House Bill 9710 o ang panukalang pagbawi sa prangkisa ng Suara Sub Media Corporation o SMNI. Henry? Maraming salamat, RG Cruz. Malaki ang kontribusyon sa ekonomiya ng mga ride-hailing app at on-demand delivery apps base na rin sa isang pag-aaral. Nakalilika rin ito ng mga trabaho para sa mga delivery riders. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Nang limitahan ang paggalaw ng mga tao at mass transport systems noong pandemya, marami ang umasa sa ride-hailing at on-demand delivery apps para makapasok pa rin sa trabaho at para makapagpadala ng essential goods tulad ng pagkain at gamot. Malaki rin ang naging ambag ng mga serbisyong ito sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ayon sa Center for Research and Communications ng University of Asia and the Pacific, base pa lang sa operasyon ng isang Transportation Network Vehicle Service o TNVS sa Pilipinas, mula 2019 hanggang 2021, umabot na sa 55 billion pesos kada taon ang naging kontribusyon nito sa ekonomiya. Sa kada piso kasing ibinabayad ng bawat customer, may katumbas itong 3 pesos at 42 centavos na ambag sa ekonomiya dahil sa multiplier effect. Nasa more or less 55 billion pesos ang kontribusyon. Kasama ang mga partner suppliers nila, yun nga yung gas, posible rin yung mga pagkain, ganyan. Bumili naman yung mga employees or even repair, no? Repair sa cars. If we look at the same number in terms of all the industries in the Philippine economy, I would say that it's quite significant, so much higher than certain industries like mining, for example. Nakalikha rin ito ng halos 51,000 na trabaho bawat taon at nagpataas ng total household income at purchasing power ng mga partner drivers. Nakita namin sa datos, 6 times, no? 6 times of the minimum wage in NCR, no? And even in the respective or other regions that the study considered. Pero sa patuloy na pagdami ng mga ride-hailing at delivery apps at ng mga Pilipinong tumatangkilik sa kanilang mga serbisyo, sabi ng mga mananaliksik ay oras na rin para formal na kilalanin at ma-regulate ng gobyerno ang industriyang ito. Andrea Tagines, ABS-CBN News. Tita Winnie, sa pagnenegosyo ba kailangan ay bagong produkto palagi ang iaalok sa customer? Hindi naman, Ate B. Minsan kahit pamilyar na ang produkto pero bago ang paraan o diskarte para gawin ito, pumapatok pa rin ang negosyo. Maraming negosyo na ang sinubukan at pinasok ni Fernando Doy Carino. Pero nung panahon ng pandemya, naisipan ni Doy na gawin ang paglilechon. Pero hindi sa tipikal na paraan ng pagluluto, kundi lechon na nakasabit sa loob ng banga. Para kasi siyang insulator, yung init niya nakukulob niya sa loob, tapos yung shape niya may curvature, yung init nabalik na ganyan. Winning discarte tip na natutunan ni Nadoy at ng kanyang misis sa pagtatayo ng negosyo. Kung may magandang ideya, subukan! Alam ko yung concept ko na banga is really a winning moment yun eh. Kasi sa marketing, ito product differentiation to, innovation, di ba? Kakaiba ka eh. Ba't kami napapansin? Kasi kakaiba yung aming pagluto. At saka hindi lang yung kakaiba, solid yung lasa. Sa pagluluto ng lechon manok sa banga, naging diskarte rin ni Doy ang pag-i-experiment hanggang makuha ang tamang timpla. Inakal namin, and the perfect ni Mrs. yung marinade. Ang marinade po namin is homemade recipe. Ano rin yun, trial and error. Sa ngayon, umaabot na hanggang 50 manok ang naluluto nila Doy sa paglilechon sa banga. At bilang family business, team effort ang pamilya para maging successful. Ayan!
huwag basta-basta barilyang ideas. Malay nyo, baka ang isang idea na baalay ninyo, baka ang isang idea nyo ang next best thing sa pagnenegosyo. Yon! Ako po yung Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment! Arestado sa Silang, Cavite, ang isang babaeng nagpanggap umanong abogado matapos ituro ng mga nabiktima nito. Nagbigay umano ang suspect ng pekeng release order para hindi makulong sa bisa ng warrant of arrest ang mga biktima. Exclusive nagpapatrol, Jeff Caparas. Hindi inakala ng magkakamag-anak na sina Christian, Jose at Richard na maaresto pa rin sila ng Silang, Cavite PNP sa bisa ng warrant of arrest sa kasong theft at ilegal na droga nitong madaling araw ng Miyerkules. Ito'y kahit pa nakapagpakita sila sa mga pulis ng umano'y release order nang sila ay aarestuhin. Nagpakita ho siya ng release order. But nagtaka na ho ang ating warrant section na bakit magpapakita ng release order considering na hindi pa ho na-serve yung warrant. So that made us doubtful, and then yung nga nung chinek namin yung release order na pinapakita nito and counter check namin sa issuing court, doon namin na find out na forged, no? Forged yung signature ng issuing judge. And na find out namin na fake yung release order. Dahil peke ang dokumento, tinuluyan ng otoridad ang tatlo. Sa investigasyon, natukoy ang 25 anyos na babae na nagpakilalang abogado ang gumawa ng pekeng release order. Ayon sa tatlo, hiningan umano sila ng babae ng tigi 100,000 piso para sa release order, kasama pa ang umano'y ibang legal fees. Pero maging ang babae, pekeng abogado pala. Magpapakilala to si suspect, magpapakilala na she is a certain attorney Aguirre and that she will be the one to process the requirements. We were able to counter-check it and we found out, sir, that she is not a member of the Integrated Bar of the Philippines. She is not a listed lawyer. Sa reklamong kinaharap ng tatlong na biktima, nasa 40,000 ang nirerekomendang piyansa nito. Tutulungan niya raw ko kami. Oo. Oh. Edi, siyempre, kami walang alam mo sa ano. Kasi nga, kumbaga, first time po namin, tsaka hindi naman po namin. Sa kalain na kami may kasong gayaan. Akala po namin itong gay po, ayun pala niloko po kami. Sa anak ko, ano, tumigil siya sa panluloko niya. Kasi? Kasi maraming masisira pagka tinuloy-tuloy mo po yung gano'n. Bawang na po kami talaga sa utang. Tapos ngayon, andito po rin, makukulong pa rin po kami. Nung po yung pinangako na siya po yung bahala. Sabi pa ng PNP, modus din umano ng sospek ang magpeke ng mga warrant of arrest. Sa imbestigasyon ng Silang Municipal Police, dati nang naaresto ang sospek noong 2020 dahil sa pagpapanggap naman bilang isang pulis na nambibiktima ng mga police recruit. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang suspect. Hindi po ako magpapa-interview. Hindi kayo magpa-interview. Yung akusasyon, ma'am, sa inyo na kayo nagpanggap wala na po, police. Wala po, wala po. Wala? Wala po. May rights po ako hindi magsalita. Posibleng sampahan ng reklamong estafa and falsification of public documents ang suspect na nakakulong na sa Silang Municipal Police Station. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Bumisita sa ABS-CBN ang ilang mag-aaral mula sa Columbia Business School ng New York City para alamin ang mga pagbabagong pinagdadaanan ng kumpanya sa layong makasabay sa digital age. Ipinaliwanag sa grupo ni na ABS-CBN consultant Raymond Miranda, Integrated News Head Francis Toral at Corporate Communications Head Kane Choa kung paano nag-transform ang ABS-CBN mula sa isang broadcasting network patungo sa isang storytelling company. Pinag-usapan din kung paano masasabayan ang nagbabagong panlasa ng mga manonood at ang paghigpit ng kumpanya sa or pagpihit ng kumpanya sa content creation. Ayon kay Professor Medini Singh, malaki ang maitutulong ng pagbisita nila sa ABS-CBN para maintindihan ang consumer landscape at sitwasyong kinakaharap ngayon ng media. Pasok sa listahan ng mga nominado sa prestiyosong Laurence Olivier Awards ng Europa ang Filipino-American na si Nicole Scherzinger, pati na ang musical kung saan tampok si Lea Salonga.
Ang Broadway revival na Sunset Boulevard ang nakakuha ng pinakamaraming nominasyon, kabilang ang Best Actress in a Musical para kay Scherzinger sa pagganap niya bilang Norma Desmond. Nominado naman para sa Noel Coward Award for Best New Entertainment or Comedy Play ang musical na Stephen Sondheim's Old Friends ni Lea Salonga at Bernadette Peters. Ang Laurence Olivier Awards ang isa sa mga bigating awards sa hanay ng teatro na nagbibigay pagkilala sa pinakamahusay na pagtatanghal sa West End ng London. Ni-raid mga miyembro ng CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang compound ng Pogo Hub sa Sitio Pag-asa, Barangay Anupul, Bamban, Tarla kaninang madaling araw. Ito'y kaugnay sa dalawang warat laban sa tauhan at opisyal ng kumpanya. Bunsod ng reklamo na trafficking in persons at serious illegal detention. Nauna na naghain ng reklamo ang isang Vietnamese na sinasabing nakatakas mula sa compound noong February 28. Isang Malaysian din ang humingi ng tulong sa komisyon matapos din umano siyang ikulong. Aabot sa mahigit na 800 Pinoy at dayuhan na hinihinang sangkot sa love scam modus ang nasa kustodya na ng otoridad para imbisigahan. Na-recover din sa lugar ang mga baril at bala bukod pa sa mga laptops at smartphones. Sugatan ng isang babae matapos mabaril ang nakainom na pulis sa Santa Cruz, Maynila. Ayon sa investigasyon, nag-init umano ang ulo ng pulis nang sunduin siya ng kanyang misi sa inuman. Sa gitna ng pagtatalo ng mag-asawa, kinuha ng pulis ang kanyang baril. At habang inaawat ay nakalabit ng pulis ang gatilyo at aksidenteng nabaril ang biktima. Sa tindi ng tinamong sugat, kinailangang maoperahan ng biktima. Agad na inaresto ang suspect na pulis at kinumpiska ang kanyang service firearm. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect pero nangakong sasagutin ang lahat ng gastusin ng dalaga sa ospital. Nahaharap ang pulis sa mga reklamong grave misconduct, indiscriminate discharge of firearm, at reckless imprudence resulting in physical injury. Kasado na sana, pero biglang naunsyami ang ikalawang concert na megastar Sharon Cuneta at kanyang dating asawang si Gabby Concepcion. Ano kaya ang dahilan nito? Alamin sa pagpapatrol ni Ganiel Krishnan. Miss Sharon Cuneta! Sinagot na ni megastar Sharon Cuneta ang issue tungkol sa naudlot na ikalawang show nila ng dating asawang si Gabby Concepcion. Tatawagin sana ang PS I Love You ang concert. Nakasunod ng successful concert nila ni Gabby na Dear Heart. Kasado na sana ito, pero... Sorry, let's be honest. The repertoire was supposed to be much better than Dear Heart. It was a beautiful show. Kasado na. Everyone was ready. And apparently, negotiations didn't go through. But let's just say, hindi siya natuloy, not because of us. Dagdag ni Sharon, nangihinayang siya para sa fans. I was so excited and ready to do it. So sayang, because I made so many of our fans happy and I wanted to continue making them happy. Focus muna ngayon si megastar sa kanyang kalusugan at kinailangang magpahinga ng 2 buwan dahil sa kanyang iniindang lumbar lordosis at osteoarthritis. I was only able to walk straight again. Thankfully, I would do my physical therapist's instructions, the exercises. The first time I was able to walk straight again was only 3 days ago. Yeah, I still feel it. I'm on a painkiller now, but it's getting better. I was so scared. I told Kiko, I thought I wouldn't go back to normal until I got old. So, praise God for that. Sa isang viral photo naman na ipinost si Sharon kamakailan kung saan hindi niya sinama ang asawang si Kiko Pangilinan, inamin niyang magkaaway sila noon at hindi napansing animoy pugot ang ulo ng dating senador sa pinost na picture sa Instagram. Nag-aaway kami noon. Sorry. You know, we have problems. That's another thing. So, oh my God, mukha akong tanga pag pinost pugot yung asawa ko. Sa gitna naman ng hamon sa kalusugan, humuhugot ang lakas si Sharon sa kanyang pamilya. Lalo na sa kanyang mister na si dating Senator Kiko Pangilinan. Giit pa ni Mega, dumaan man sa matinding hamon ang kanilang relasyon pero kailanman ay hindi nila pinag-awayan ang tungkol sa third party.
Kiko and I have problems like any married couple, but it's never because of someone else. Tumatayo rin anyang mabuting asawa at ama si Kiko sa kanilang mga anak na sina Frankie, Miel, Miguel, at maging kay Casey. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Alam mo, si Kiko, dating senador. Mabait kaya si Kiko. Pero at least, ang importante si Sharon, magaling na. At ang slim. Pag-usapan natin slim. Yung yung details. Oh, ay, oo! Oh. Grabe! Oh. 2018 pa pala yun? Hindi alam. Pa. Pero hindi malaman o ayaw ipaalam kung sino may-ari. Ayun, ang tanong ko nga. Paano nakakuha ng permit? Ang tanong kay Rafi, sino may-ari? Hindi maibigyan ng local government. May office of the governor doon. May DNR. May office ni congresswoman. Imposible. Ay, kaya nga. At may tinatago. Ito pa. Ito pa. Ang Bohol, kamakailan, binansagang UNESCO Geopark. Yung lugar. Yung lugar. Ay, akalaan mo nakapagtayo ng swimming pool. Ayun pala noon, kapag may private property, titled yung lugar, pwede. Mm-hmm. Pero wag naman doon sa chocolate hills. Pinutol yung dulo ng isang chocolate hills. Yung pinakaganon, yung cone. Yung may slide? Hindi, para makita ang buong observatory. Parang view deck. Sa totoo lang, krimen na yan eh. Oo. Ibrahim mo, di ba protected area? It's a protected area. Ay, kaya nga. Kaya ayaw ipaalam yung may-ari. Ay, hindi. Protected. May protection. Ang galing niya. Ang galing niya. Ay, ano pang business niya para maging Department of Environment and Natural Resources? Actually po, yung hindi na yung identities parang oo, importante, pero ano to, Panama doon sa LGU na may nakakasakop talaga. Kasi pinalusot eh, di ba? Paano nakapagpatayo ng resort doon? Anong paano nakapagpatayo? Kung hindi nila alam na may-ari, kung hindi raw nila, kung walang permit ang DNA. May pera yun. Hindi daw tayo na idiosyon. Siyempre, ang dami mong dadaanan. Kung pinagpatayo, dadaan ka sa ACC. DNR yan. Magkano yan? May building permit. Paano yan? Ang Office of the Mayor para sa local permit. Sa governor. Pag nakialam pa ang halimbawa isang congressman o sino pa man, hindi pwedeng walang makikialam kasi yung lugar ay hindi basta-basta. Talaga maa-attrakan ng mga turista. Pero hindi dapat. Uy, pansinin mo, bago relo ni Ninjo. Ang tinuturo yun, magkano yung relo mo? Wala, kailan lang niya natubos. Sige na! Hindi, kailangan may due process. Ano? Sabi nung... Uy, magagalit kasi Coco Martin. Hindi ka nakanikanikanin. Sabi niya, kailangan may due process. Due process. Sabi ni ko na rin sa sinabi, kailangan may due process. Siyempre. Kapag may katwiran... Hindi, may due process. Pag may katwiran, may due process. Yan po, mga balitang binantayan namin. Para sa inyo, ako po si Andrew Maga Diaz. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Ano bang hamon, ano bang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo, saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi. Bye on.